ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Noong panahong iyon, marami sa mga nakarinig kay Jesus ang nagsabi, "Tunay ngang ito ang propetang hinihintay natin. Ito nga ang Mesiyas," sabi ng iba. Ngunit sumagot naman ang iba pa, "Maari bang magmula sa Galilea ang Mesiyas? Hindi ba sinabi ng kasulatan na magmumula ang Mesiyas sa lipi ni David at sa Bethlehem na bayan ni David, ipanganganak?" Magkakaiba ang palagay ng mga tao tungkol sa kanya. Ibig ng ilan na dakpin siya, ngunit wala namang nangahas humuli sa kanya. Ang mga kawal na bantay sa templo ay nagbalik sa mga punong saserdote at sa mga pariseyo. "Bakit hindi ninyo siya dinala rito?" tanong nila sa mga bantay. Sumagot sila, "Wala pa pong nagsalita ng gaya niya. Kayo man ba'y nalinlang din?" tanong ng mga pariseyo. "Mayroon bang pinuno o pariseyong naniniwala sa kanya?" "Wala. Mga tao lamang na walang nalalaman sa kautusan ang naniniwala sa kanya. Mga isinumpa." Isa sa mga naroon ay si Nicodemo na nagsadya kay Jesus noong una. Tinanong niya sila, "Labag sa ating kautusan, nahatulan ang isang tao ng di muna nalilitis at inaalam kung ano ang kanyang ginawa, hindi ba?" Sumagot sila, "Ikaw ba'y taga-Galilea rin? Magsaliksikat makikita mo na walang propetang magmumula sa Galilea at umuwi na ang bawat isa." Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pagsasadiwa, wala pa pong nagsalita ng gaya niya. Ito ang sagot ng mga bantay sa templo nang tanungin sila ng mga punong saserdote kung bakit hindi nila dinakip si Jesus. Mukhang nangusap ang kanilang konsyensya at naramdaman nilang totoo ang mga sinasabi ni Jesus. May mga pagkakataon na gustong gusto na nating gumawa ng masama. Ngunit dumarating din tayo sa puntong nakukonsensya tayo. Ang mga kawal na bantay sa templo ay maaaring binagabag ng konsensya nila noong darakpin na nila si Jesus. Ang ating mga konsensya ang boses ng Diyos sa ating mga puso. Ito ay nangungusap sa atin sa mga panahong kailangan nating gumawa ng mabuti at umiwas sa masama. Subalit alam din natin na may mga pagkakataong pinipili nating hindi makinig sa ating konsensya. Kaya ang hamon sa atin ngayon ay maging sensitibo tayo sa kaibuturan ng ating puso upang marinig natin ang tinig ng Diyos sa ating konsensya. Pagsasagawa, sa bawat pagdidesisyon natin, mahalagang mapakinggan natin ang ating konsensya sapagkat nangungusap ang ating Panginoon sa pamamagitan nito.